questions na maghihilayan mo bago mapupunta sa confession box. Ano po? Kasi meron tayong tinatawag ng examination of conscience. Ano po? Susuriin mo rin yung konsensya mo. Ay, kasi wala namang ibang makapagsusuri nito, hindi ibang tao, kundi ikaw, sa tulong at gabay ng Panginoon. Amen po ba? So, ito mga great questions sa'yo. Sabi nga, do I pray to God every day? Isa yung sa magandang tanong natin. Kasi kung hindi tayo nagdadasal sa loob ng isang araw sa Panginoon, malaking pagkakasala yung sa Panginoon. Bakit? Pag-isip pa lang sa umaga, kapatid, sa magandang pagkakataon ay para magdasal. Magpasalamat sa kanya. Bago kumain, nagdarasal, nagpapasalamat sa Panginoon. Bago lumabas ng bahay, nagkarasal, nagpapasalamat sa Panginoon, hindi ng pag-aray. Bago matutog, nagdarasal. Hindi yung pagbagsak sa higaan, tulog agad. Salamat na marami sa Lord, salamat sa araw ng ito. Na-bibigay mo ako ng pagkakataon, na magawa yung dapat mong gawin. Salamat Lord sa araw na ito, bless mo ako. Salamat Lord sa araw na ito, makakapagpahinga na ako ngayong gabi. Sinamahan mo sa buwan ng araw. Ano po? So, do I pray to God every day? Kung hindi ka pati, sa'yo sa dapat ang pinigin ng tawad sa Panginoon. Pangalawa, did I endanger my faith? Inilagay ko ba sa panganib o alanganin ang ating pananampalataya? Saan ba natin inilalagay sa alanganin ang ating pananampalataya? Ito po matagal na rin ipahati sa inyo. Kapag una, kapag tayo ay sumasama sa ibang simbahan, kapag tayo ay sisimba sa ibang mga sekta, kasi bago ka mag-aral ng panibagong turo ng pananampalataya, unang sa lahat, kailangan mo munang aralin. Kailangan mo munang namnamin. Kailangan mo gunawain ang aral sa iyong pananampalataya. Nasusundan po natin. Nasusundan po natin. Pangalawa, when we are practicing occultism, yan, kapag ka mga nagpapahula, mga nagpapapangsoy, yan, yung mga naniniwala sa kung ano-ano sa pamahingin, we are endangering our faith. Inalawang po yun sa mga pamamaraan na in-endanger natin ang ating pananampalataya. Ano pa? Yung pagbabasa ng mga katuruan na against sa pananampalataya na inuturo sa atin ng ilang simbahan. Inilalagay natin ang ating pananampalataya sa alanganin. Ipinapakapag natin ang ating pananampalataya. Well, ang mga Bible scholars, ang mga theologians, tungkol nila ang trabaho nila na magbasa ng iba't ibang artikulo, iba't ibang articles, iba't ibang mga libro tungkol sa pananampalataya for the purpose to learn at para magsuri. Kung yun po ang layo din natin, para magsuri at para mas tumibay sa ating pananampalataya, hindi po masama yun. Pero kung ang layo din, para maghanap ng kasagutan sa mga katanungan natin, kapatid, ang una mong dapat tanungin ay yung tuturo ng pananampalataya. Nasusundan ko ba natin? Amen. Nasusundan ko ba natin? Amen. Ayan, so, did I endanger my faith? Pangatlo, did I take the name of God in vain? Ginamit ko ba sa walang kapararakan ang pangalan ng Panginoon? Ayan, sumusumpa ba ako sa pangalan ng Panginoon? O swear to God, hindi kumiyari. O sinong God yung tinatukoy mo? Alam mo, sa talas yun. Nasusundan ko natin. Nasusundan ko natin. Pang-apat, ito po maganda. Did I miss mass? Sa loob ba ng isang linggo, may pagkakataon na inyong nakapagsimba. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Congrats. Present ka kanina. Pasimbahan. Hindi lang simbahan yung isang minsan. Did I miss mass? Kasi isa po sa ating tungkulin bilang mananampalataya na ialay sa Panginoon ang banal na araw. Yung Sabbath day na tinutukoy po natin. At ito po yung araw ng linggo na kung saan tayo po sama-sama nagsisimba. Ayan. So another question, did I disobey my parents? Sinuway ko ba ang aking mga magulang sa inuutos nilang makabubuti sa akin? Ayan, did I hate? Another question, did I hate or quarrel with anyone or desire for revenge? Meron ba akong inaway? Meron ba akong kaaway? Naghangad ba ako sa aking puso na bumalitin? Manakin o umatay. Kapag tayo ay nagkaroon ng ganong desire o pagkakataon sa ating buhay, isa yan sa mga bagay na dapat natin inihingi ng tawad sa ating Panginoon.
Nasusundan po ba natin? Nasusundan po ba natin? Isipan po ba kayo? Balakpak po yung mga kising. Nakikigil po lang yung labako ng malakpak. Usually kasi malakpak yung mga tulong eh. Pero may napalakpak pa rin talaga. Pamihira, nakakabalakpak kahit tulong. Another, did I get drunk? Nalasing pa ako. Ayan, nalasing pa ako. To the point ko, nahingi ka naman kayo. To the point, ano po, nakahimulakan mo, tapinina, daan, ekis-ekis na, daan, ano po. Kasi ang paglalasing, ano po, hindi lang po sa pag-iil, kundi paglalasing. Because you are allowing yourself to be tempted. You are allowing yourself for the words of Satan. Ano po, kasi pag ikaw ay nalalasing, wala kang full control sa iyong sarili. Nasusundan po ba natin? So kung ikaw ay nalalasing, isa yan sa hindi mo nang tawad. Another, did I willfully look at indecent photos or watch immoral films? Isa po ito sa mga dapat natin ihingi ng tawad sa Panginoon. Ano po ibig sabihin ito? Yung panunood po ng pag-view ng mga pornographic videos, pornographic films, pornographic images. Yan, alam naman po natin yun. And then another, did I steal or harm another's property? Nagnakaw ba ako? Nangupit ba ako? Meron pong istorya na basa, no, na kwento siya ng isang bahay, ang sabi niya. May bata po, na bumabalik sa kanya halos every week. Ano po? The first week, yung bata, sabi niya, Father, forgive me for I have sinned kasi namubig po ako sa tatay ko. Namubig po ako sa tatay ko. Sabi sa kanya ng tatay, sige, go and sin no more, huwag na uulitin. The other week, may bumalik na naman sa kanyang bata. Nag-confess. Yung sabi, Father, patawarin po ako ng kasala ako, nangubig po ako sa nanay ko. So, tutulungan ng pare, pareho ng boses. Sabi ng pare, sige, go and sin no more. Pangatlong beses, pangatlong week, narinig ng pare, pareho na naman ng boses. Nung sabi ng bata, Father, forgive me for I have sinned. Sabi ng pare, nangubig ka ba? Father, psychic po kayo. Sabi, ikaw rin yung bumalik sa akin last week and last week. Ako po, Father, nangupig po ako sa tatay ko. So, sabi ng pari sa kanya, ang Diyos mahabagin at mapagpatahan. Wala mo kahit sino mo na makapagsasabi na ikaw ay mapupunta sa impyerno dahil ang Diyos gusto niya patawarin ka. Pero, upuin ko sa iyo, go and sin no more. Ano po, binigyan niya ng bilin. Ano po, sa ating pong pagkakasala, hindi natin dapat ulitin. Pag sumigapan natin, huwag ulitin yung mga pagkakasala na nagagawa po natin. Amen po ba? Kapag kayo hindi ng tawad sa Panginoon. Ayan. Another, did I lie? Ako ba ay nagsinungaling? Then panghuli, have I envied other people? Kinaintitan ko ba ang ibang tao? Tanong mo yung katabi mo, inkitera ka ba? Ano kaya ang sagot niya? Hindi naman sa biyaya ng Lord. No? Ayan. Ayan. Yung kaiintitan ko sa boy, nakagawa ka ng hindi maganda. Sobrang pagka-ingit. Kinakain ng ingit ang iyong puso. Na nakakalimutan mo magpasalamat kay Lord sa mga blessing na meron ka ngayon. Ito kasi yung nagagawa ng ingit sa ating puso. Hindi natin na-appreciate yung meron tayo sa kayo. Kasi ang pinitignan natin, yung nasa kapwa natin, na gusto natin na meron din tayo. Amen po ba? So according to Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned, fall short of God's glory. And according to Romans chapter 6, verse 23, for the wage of sin is death. So we need to repent because all of us are sinners. Lahat tayo ay kakasala. At ang kumayang kasalanan ay namatay. Pero dahil namatay ang Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin, sabi nga, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So lahat nang nananampal tayo sa Panginoon, nagsusulikap sila na magbago ang kanilang buhay. Lahat ng sumusunod sa ating pong Panginoon, nagsusumikap sila na mabuhay ng may kabanalan, na mabuhay ng tama, na mabuhay ng patas para sa kanilang kapwa. Nasusunod ko ba natin? Now, we need to repent dahil muna nga tayo ay makasalanan at kailangan natin ng pagpapatawad mula sa ating Panginoon. No one can cleanse themselves. Wala kahit sino man na makapagsasabing kaya kong malinis ang sarili ko. Kahit maligo ka ng maligo, kapatid, kung punong-puno ng kasalanan ang iyong puso, marami ka pa rin.
Kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan namin na magliligtas sa atin. At walang iba ang makapagliligtas sa atin kundi ang ating po Panginoon. Amen po ba? Now, since we're talking about repentance, mas bibigyan po natin ang karaniwan ng pag-usapan natin ngayon. Hindi lang basta repentance, kundi what is true repentance? Madali kasi sabihin na nagsisisi ako. Pero sabi nga doon, true repentance is sin, not just prayer. Ang totoong pagsisisi, pagdalingon sa kasalanan, ito po'y nakikita, hindi lamang narinig. Amen po ba? Amen po ba? Parang ito lang yan, ano? Parang story lang ko sa mag-asawa. Patawarin ko po, nagkasala ko sa iyo. Meron akong iba. Gusto ko bumalik sa iyo, mahal na mahal kita. Pero kapag paulit-ulit yung ginagawa yun, ibig sabihin, hindi yung tunay na magsisisi. Kasi ang tunay na magsisisi at pagdalingon sa kasalanan, hindi ito basta sinasabi lang ng mga kundi ipinatakita sa pamamagitan ng paggawa. Amen po ba? Nasusundan po natin. So, what is repentance? Repentance, it is a change of mind that leads to a change of heart, that leads to change in actions. So, this change involves both a turning from sin and turning to God. Pagtalikod mula sa kasalanan at haharap ka ngayon sa ating Panginoon. Sapagkat lahat ng nagkakasala, tumatalikod sa Panginoon. And according to an author, maganda lang sabi niya, true repentance is not an annual event. It is not an occasional event. It is not a seasonal event where we go to confession and confess verbally our sins, but it is a daily event in our lives. Ibig sabihin, ang true repentance ng kapatid, hindi ito nangyayari kapag pupunta ka lang ng confession box at after nun, wala na. Ang true repentance na gaganap araw-araw. Sa pagsusumikap natin at tumalikod sa kasalanan at hindi na ulitin yung pagkakasala at pagkukulang natin sa ating mga Panginoon. This is true repentance. At alam mo ba natin mga kapatid, na-struggle sa hirap. Napakahirap, lalo na kapag meron ka ng addiction sa isang bagay, napakahirap umalis doon. Napakahirap talikuran doon. There is a great temptation na magagawa mo yung pagkakasala na iniinim mo ng tawad sa ating Panginoon. Pero kapatid, pagaya ng sinasabi ko palagi, huwag tayong susuko. Do not give up on ourselves. Sabi mo sa katabi mo, huwag susukuan ang iyong sarili. Amen po ba? Kasi kapatid, ang Diyos, gusto niya tayo yung paulit-ulit na bigyan ng second chance. Alam ng Panginoon na mangina tayo. Pero gusto ng Panginoon makita sa atin yung desire natin na paglabanan ang mga mali at gawin, magsumikap ang gawin kung ano ang tama. Amen po ba?